Hello mga katropa, kamusta kayong lahat? Nakakakabay yung ano, pagpasok ko. So for today's video, makakasama ko ngayon yung mga children's choir sa ministry namin ng El Shaddai. Tali kayo dito, tara tara. Kay Maya, yan. Kawin kayo sa camera. Dito ka, dito. Yan, check it. So, ano pangalan mo? Cashly po. Cashly, ikaw? Diana pa. Ikaw? Ay, pinagtatago. Ano pangalan mo? Cyber. Cyber, okay. Ano yung edad mo na, Cashly? Maliit ka dito na! Okay, ikaw? Diana? 13. Ikaw? 8. 8 years old. So, for today's video, ituturo ko sa kanila kung gaano kahalaga yung positive mindset. Tara! Okay, Cashly. Matanong ko, ano yung pangarap mo sa buhay? Flight attendant? Bakit yun yung pangarap mo? Kasi ko, I just want to travel. Ikaw, Liana, ano pangarap mo sa buhay? Chef? Bakit gusto mo maging chef? Para ano? Sa mga sa buhay. Ikaw, Ibel, right? Ano pangarap mo sa buhay? Madre? Ba't gusto mo maging madre? Hello everyone. This is Makito Yamaguchi. For more challenge videos, subscribe now to Prince Akfemia's YouTube channel and get the latest updates. Kaya ako pinapunta kayo dito kasi may kwento ako sa inyo. Kwento ng isang magkaibigan na hinangad bakit yung pinakamataas na bundok sa buong mundo. Pangalan ng dalawang magkaibigan na yon, si Posi sa Kasineta. Si Posi, motivated siya, lagi. Si Nega naman, palaging negatibo yung nakikita sa paligid. Kumbaga, down na down sa sarili. Isang araw, tinangka nila akyatin yung pinakamataas na bundok sa buhay. Sa tuktok ng bundok na yon, nandoon yung isa sa mga hidden treasure. Since pareho nilang pangarap na maakyat yung bundok na yon, edi pinuntahan nila. Nakita nila napakataas ng bundok na yun. Sabi ni Nega, parang imposible natin maakyat yan. Ang daming mababangis na hayop dyan. Lupak-lupak yung daan, baka maaksidente na tayo. Sabi naman ni Posi, hindi, akyatin natin. Baka makuha natin kung sakali yung kayaman na nariyan. So si Nega, since negative yung mindset niya, hindi niya inakyat yung bundok. Pero si Posi, inakyat niya. Na maakyat ni Posi yung bundok, nakuha niya yung kayaman. Si Nega naman, nalaman niya na akyat ni Posi yung bundok, nandun yung disappointment niya. Sabi ni Nega, sana inakyat ko pa rin yung bundok. At sana nakuha ko yung kayaman. Pati kami ni Posi. Tingin mo kung inakyat niya yung bundok, hindi siya nagpadala, makukuha niya kaya yung kayaman? Opo. Sino yung karapat-dapat na tularan sa kwento? Si Posi o si Nega? Si Nega. Bakit si Nega? Kasi yung mindset. Parang kailangan na positive. Dapat tularan niya si Nega. Ito yung moral story. Kailangan natin ng positive mindset sa buhay. Sa buhay natin, di ba sa kwento, may goal silang dalawa. Si Posi, hindi niya tiningnan yung mga obstacle dun sa bundok. Kaya nakuha niya yung kayamanan, di ba? Sa buhay natin, may mga pangarap kayo, di ba? Sa buhay. Hindi niyo titingnan yung hirap ng buhay, titingnan niyo kung paano niyo maaabot yung pangarap niyo na yun. Kailangan talaga may positive mindset tayo. Sa buhay natin, may mga magsasabi sa atin na hindi maganda, paparatang sa atin na mali, hindi totoo tungkol sa atin, pero tuloy lang tayo. You must do the opposite of defamation. So, ano natutunan nyo sa story? Actually, be always positive. Okay.
think positive. Ikaw? Same thing. Think positive always. So sa buhay, always think positive. Positive. Okay? Here tayo. Fit. Yeah, fit. Okay. Thank you for watching this video. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat sa panonood na maikling video na ito kasama itong mga children's choir sa aming ministry. O mga bata, hanggang sa muli nating pagkita. Paalam! Paalam!